So magandang araw sa inyong lahat. Isang mapagpalang araw na naman mula kay Lord. Thank you, Lord. Meron tayong $438 gain today. At meron tayong apat na trades. Yung trades natin ngayon ay 100% win rate. Pero maliit lang yung ating mga share size na ginagamit. It's because hindi natin nakompleto yung checklist natin na dapat meron akong enough na tulog. Hindi ako inaantok. Hindi pagod yung pakiramdam ko at prepared ako sa trading. Kasi may checklist tayo na ganyan eh. Kunyari, ngayong araw ba? Busog ba ako? O ngayong araw ba? Gutom ba ako? O kaya kulang ba ako sa tulog? Pagka yung checklist ko, hindi ko na-checkan lahat. Minsan, nagbababa ako ng share size. At kung ala talaga hindi kaya, hindi ako nagtitrade. So maganda, meron tayong mga checklist para alam natin na makakapag-perform tayo ng maayos nung trading day na yun. So anyway, bago tayo mag-proceed sa trading recap, puntahan muna natin yung ating comment section. Ayan! At hello, hello sa inyong lahat. Kay Denise Cortez, kay Michael Angeles, kay Smithon, ayan, si Madam Bell ulit, si MJ Wena, Sir Clifford, Sir Warren, ayan, magandang araw sa inyong lahat. At sa lahat pa ng nanonood sa mga videos natin ng mga trading recap. Hopefully, meron naman kayong value na natututunan. At kung meron, sana i-like nyo, mag-comment kayo, at mag-subscribe din kayo. At pinagpapasalamat kayo yung mga suportang tunay na may pagpalain din kayo at kumita kayong limpak-limpak na salapi. Pero ngayon, ang i-focus natin na tanong ay ito, Smithon. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. So, how do you control your mind and emotion during losing streak? Magandang tanong to eh. It's about psychology. Bigyan natin pansin yung losing streak. Kasi yung problema ay losing streak. Bakit ka ngayon muna nagkaroon ng losing streak? Tanungin mo muna yung sarili mo, meron ka na ba talagang strategy na ginagamit, methodology? Kasi kung wala pa, ayun muna yung problemahin mo, wag yung losing streak. Kasi resulta yon, yung losing streak resulta yon ng walang strategy, ng kawalan ng methodology. Pero kung meron ka ng strategy at alam mo sa sarili mo yun, meron dalawang pwedeng kapuntahan yan eh. Kanyari ako, may strategy ako. Tanungin mo yung sarili mo, ginawa ko ba talaga yung strategy ko? Sinunod ko ba yung mga plano ko? Kung tingin mo, yes, sinunod ko naman, nagawa ko naman, pero pangit pa rin yung resulta, losing streak pa rin. Baka nandito ka sa number 2 na nasa wrong environment ka. Kasi wala namang system na gumagana sa lahat ng environment. Let's say, ako, may uptrending ng mga strategies ako ng momentum. Pero during range bound, during sideways, malamang sa malamang puro fake outs yan eh. Kung hindi ako mag-a-adapt, kung hindi ko i-adjust yung strategy ko, palpak yun. May mga losing streaks nandun. So alam ko yung weakness ng system ko. So titingnan ko, baka nandun ako sa environment na yon. Kasi kung nandun ako sa environment ngayon, na pag trinobleshoot ko, nakita ko, yung market pala range bound, medyo hindi ako nakapag-adapt. So okay lang yon, kasi upon backtesting, makikita mo agad yung weakness ng system mo. No? So, yung number 2 na yon, magtuloy ka lang. Kailangan mo lang maging confident sa system mo na kapag ka nagkaroon ulit ng trending na market, yung system mo, gagana yan. Kumbaga, yung losing streak, ano lang talaga yan, based on statistics, kumbaga, magkakaroon talaga niyan yung system mo, yung methodology. Pero ang problema yung una. Kasi may system ka, hindi mo ina-apply. Ayun talaga yung problema sa disiplina. No? Andun. So, kung ganun ka, kung tingin mo naman, sir, meron ka ng strategy talaga, may method ka na ginagamit. Ano? At anyway, kung ilan sa inyo, mga baguhan, wala pa kayong strategy, wala pa kayong method, i-check nyo na lang din kung gusto yung matuto mula sa akin. MoneyGrowers.ph, i-check nyo dyan yung walkthrough, ilagay nyo yung coupon code na BER5K para makuha kayo ng discount. So, nag-plug yan. Pero anyway, kung problema sa disiplina na gano'n, na hindi mo sinusunod at nagkaroon ka na ng losing streak, stop trading. That's the best way na pwede mong gawin. Ano naman gagawin pag nag-stop ka ng trading? Mag-reflect ka. Titingnan mo ngayon yung journal mo. Teka, narito yung journal ko. Okay. Sa 20 na losing streak, medyo mahaba-haba yon. Titingnan mo doon, tama ba entry ko dito? Tama ba exit? Ano ba yung dahilan? Masyadong maaga entry ko? Masyadong late yung exit ko? O dapat cut na ba ako? Hindi ako nagka-cut. So, bakit ko ba ginagawa yon? Makikita mo ngayon doon yung mga bad habits. Makikita mo doon yung mga tinatawag nating tendencies. Mga tendencies na pag may nag-arise na scenario, ginagawa mo yon. Pero madalas kasi unconsciously yan kasi nga habitual na. Lalo na pag na-ingrain sa'yo yung mga bad habits dito sa trading, medyo mahirap yan kasi it's hard to break bad habits. Ayan yung possible na mangyari pagka puro bad habit yung ginagawa mo. Ang bad habit, let's say, every time na dapat mag-cut ka na, hindi ka nagka-cut, minumove mo yung stop mo. Naku, mag-form ng bad habit yan. And in the long run, pag ulit-ulit mo ginagawa yun, mahihirapan ka ng baguhin yun. Kaya dapat ngayon pala, kung nagsisimula kayo, gamitin natin at gawin natin yung mga best practices ng mga profitable na trader. So para makontrol natin yung mind natin, madisiplina natin, yung emosyon natin, para makontrol natin. Actually, yung pag-control ng emosyon, tingin ko mahirap talagang gawin yun. Ano? Pero dapat lang maging mindful tayo. Maging mindful tayo na dun sa mga nangyayari, sa mga ginagawa natin at the present. Ito, at the present, kunyari, bumili ako for momentum. Aware ka sa lahat ng decision mo. Nasaan yung cut ko? Na dapat, paging rational ako na pag ito yung cut point ko, execute ko. Kasi, naaral ko na to, na-backtest ko na to, ito na yung strategy ko. At magtitiwala ka ngayon. May confidence ka unang-una dun sa methodology mo, sa system mo. Kasi, pag wala kang confidence dyan, hindi mo yan i-apply, hindi mo yan i-execute ever in your trade. Kailangan mo na mabuild mo yung confidence mo na yun. Tapos, once na makita mong, oy, confident na ako dito sa system ko, at actually,
actually na-execute mo na sa application, nagagawa mo na siya, magbi-build naman dyan yung trading confidence. Pero sa pagiging mindful, hindi yan magiging ngayong araw na narinig mo kunyari itong advice na to, bukas magaling ka na dyan, na na-control mo na. Unti-unti yan, it's a process na dapat mag-stay ka doon sa ano na yon, doon sa practice na yon, na kung may losing streak ka, natuto ka na doon. Pag sinabi mo sa sarili mo, kunyari ito, hindi ako magka-counter trend, hindi na ako mag-early entry sa isang stock, o, ayun yung disiplina. Ngayon, ayun yung ipapracticein mo in the next 5 days, in the next 10 days, in the next 1 month, 2 months, 3 months. So, pag nakita mo na, napatunayan mo na sa sarili mo na, ito, ginagawa ko yung disiplina na to, at unti-unti gumaganda yung resulta ko. So, yun na. Ayun na yung road to profitability mo. Pero, unti-unti yung mga changes na yun na mangyayari, ang tawag nila dyan marginal gain. Kumbaga parang 1% improvement every day. Ang problema kasi sa iba, nagkaroon ka ng losing streak ngayon, hindi mo naman inaral, bakit ba ako nagkaroon ng losing streak? Ano yung talagang root cause? Is it because of my system? Nasa maling environment nga ako, nasa ibang trading environment ako, yung market, iba yung nasa sideways siya, or ako yung mali. Sino yung mali? System ko ba? O ako, hindi ko na i-apply ng tama, na kulang ako sa disiplina. So, pag kulang ka sa disiplina, maglagay ka ng mga listahan na i-correct mo na disiplina para makorek mo if ever may bad habits or tendencies ka. So, ayun yung ano ko, ang aking input sa mga bagay na yan, kasi mahabang usapin yan talaga, pero hahaba na naman yung video natin. At anyway, simulan na natin yung trading recap. Ano? Unang trade ko for today is plug. Ang plug kasi, nagkaroon siya ng downward move, upward move, and then bumili ako dito sa breakout. Actually, sa daily, maganda rin naman to. Sa daily kasi, ayun, na-break niya na itong resistance na to. So, ang iniisip ko, long talaga ako. Ang bias ko dito, long. So, I bought the breakout. Tapos, nagbenta na ako, 1:1. Tapos, hinayaan ko na yung remaining shares, which is, ang iniisip ko, magkakaroon ng continuation pataas. Pero, yun, nag-take profit na naman ako ng malaki. Even mag-scratch ako ng trade dito, okay lang, may maliit na gain. $53 gain, ano. And the next trade ko is si Tesla. Si Tesla, expectation ko sa kanya sana is long na may magandang continuation. Pero yun na nga, nakita nyo ba yon? Nang naglalag yung trade zero. Yung mga estudyante ko ngayon sa, ano, sa Ascension, mga ka-team natin, hindi rin sila nakapag-trade. Sira yung ano, demo ngayon ni trade zero. So, yun nga, nung nagsisimula ako ng pre-market, nakikita ko na ang bagal mag-load ng chart ko kanina pa. So anyway, ayun ang ano, ang trade ko naman kay Tesla is short. Bakit short? It's the same pattern with ano eh, ng mga nakaraaraw, Nvidia. You know, bagal mag-loading. Ang pattern ni Nvidia nung nakaraang araw ay ito. May malaking red candle na ganyan tapos bear flag. So short ako. So si Tesla, ganyan yung itsura niya ngayon eh. Yan, medyo bumabagal po. Ayan, bear flag. So nag-short ako. Bakit ako nag-cover dito? It's because hindi niya ginagawa yung mga in-expect ko na dapat niyang gawin ng mabilis. Nagre-range lang siya ng matagal. So I said, okay, I'm going to scratch the trade because hindi ginagawa ni Tesla yung dapat kong yung gusto kong makita sa kanya na gawin niya. And afterwards, ito maganda sana kung dito ako nakapag-cover, meron akong kahit o paano. Okay na gain. Pero ito, maliit na gain lang, scratch trade. And then AMC, ito yung next trade ko. Halos same kay Plug. Ina-expect ko sa kanya naman yung breakout na to. Medyo nauna lang ako sa kanya. Actually sa 4130 yung entry ko dito. Yon, nag-breakout siya, nagtuloy-tuloy. I sold right around here. 1:1 na objective hit na ako. And then the other one, retest yan eh. Previous resistance, nag-support. And then, I sold on strength. Tapos, binenta ko na yung remaining na maliit na share. And then, last trade ko is UPST again. Same strategy yung ginawa ko sa kanya. Like yesterday. So, yung stock na to, pansinin nyo ah, nag-drop. Tapos, nag-short ako dun. Kahapon, ano yung trade ko dyan? Reviewin nyo na lang yung kahapon na trade ko. Yan, nag-drop. So, yun, nag-short din ako dito sa strength na ginawa niya. Kumbaga, short on strength, cover on weakness. Nagkaroon ng weakness to eh. Buti nga tinamaan ako dito sa maganda yung binigay sa akin ni Trade Zero na ano, limit order ko. Nakakuha ako dito sa pinaka-highest point and then sa lowest point naman naka-fill ako ng buy. So na-cover natin yung position. So medyo maganda, medyo okay naman. Ang problema nga lang ngayong araw kasi medyo inaantok ako. Again, yung trading, it needs your energy, your focus, at kailangan natin yung katawan natin. Mahirap kasi na ano eh. Ngayon, yung tanong kanina, paano mo kokontrolin yung mind mo? Paano ka magiging mindful? Paano ka magiging mindful kung puno ng toxicity yung utak mo? Kanyari, kulang ka sa tulog. O kaya, marami kang problema sa bahay, sa trabaho, stressful ka, magre-reflect sa trading yun, lahat ng yun. Kailangan i-clear mo muna yung utak mo. Ngayon kasi, uso na naman yung mga political issues. Tayo, hindi tayo sumasaw-saw sa mga ganun. Kasi, kung ang focus natin, 100% na maging magaling sa isang bagay, ito yung ultimate goal natin. Kailangan 100% yung obsession natin, yung focus natin nakalagay dito. Eh. So, ayun lang, ang masasabi ko. Tayo kinakampihan na kung sino man, ano, baka gawing politika tong
yung komento ko na yan. Pero ako, nag-focus ako sa kung ano yung para sa aking future. Kasi kung magiging maayos ang buhay ko, mas marami akong matutulungan. Ayun yung prinsipyo ko sa buhay. So may iba-iba naman tayong mga opinion tungkol dyan. Pero yun, naway kung gusto nyo rin mag-focus sa stock market, ibigay nyo yung lahat. Bigay nyo yung the best nyo. At huwag kayong magpapa-apekto sa, ano, sa ibang mga bagay. Kung bagay, ano, noise na yung ibang bagay, noise. Kailangan natin daw mag-focus. Pause. So anyway, yun lang guys. Maraming salamat sa inyong panonood at God bless.